Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So I know a lot of you guys had already tried the different filters on Instagram and isa na rin ako doon. Like girl, ang lakas naman kasi makaganda ng mga IG filters like explain mga B. Diba? Pero sa likod ng camera. Catfishing 101. But there's no problem sa paggamit ng IG filters or kahit na anong filter. Like girl, if you feel na doon ka maganda, doon ka pogi, doon ka cute, doon nababawasan yung insecurities mo sa face mo or sa appearance mo, then go, use it. You can post your pictures with or without filter because we are all beautiful. Period. But please, use it responsibly. Huwag na huwag yung gagamitin yun para manloko ng tao. So ngayon, I'll try to recreate some of the IG filters I pick out of those thousands of IG filters. So if you want to know how I recreate those IG filters, just keep on watching. Before I start, I want to thank all of you, especially sa mga nanood ng first vlog ko, and sa mga nag-subscribe. It's like super, super thank you. Hindi ko in-expect yung ganong klaseng support galing sa inyo. I am so overwhelmed and yung mapapa, my heart ka na lang. Rakim, is that you? And also, I want to apologize kasi hindi ako nakapag-post ng video ko this week. Kasi nagsabi ako sa first vlog ko, diba? I'll post twice or more than twice a week. But unfortunately, nagkaroon ng problema sa video ko and ayoko na lang sabihin yung dahilan and I don't even want to talk about it. Anong kailangan kong gawin? So bilang pambawi, gagawa ko ng 3 makeup looks inspired by the 3 IG filters na napili ko para i-recreate using makeup. So as of now, wala pa akong nalalagay na kahit anong makeup sa face ko. Moisturizer lang and lip tint from Aika Cosmetics in the shade of Aika. So bago ang lahat, gagawin natin yung mga ginagawa ng mga TikTokers. Alam mo yung transition, yung pag ano mo biglang may changes na nangyayari. Sige, get ready ah, huwag kayo magugulat. 1, 2, 3. O diba, walang nagbago, ikaw pa rin ang mahal ko. Actually, ako na may excited. Sige, ulitin natin. Ito, seryoso na ako ah. Seryoso na ako sa'yo. Tara, seryoso na ako. And 1, 2, 3. Tcharan! So yan, nakapaglagay na ako ng foundation, ng concealer, ng eyebrows, and ng final powder. And lip tint pa rin. And sinadya ko talaga na hindi maglagay ng mascara kasi gagawa ko na tatlong makeup looks and baka kumalat lang siya kapag binura ko na. So now let's start sa first filter, which is the clouds filter from Visa Farova. And meron lang siyang clouds na gumagalaw dito banda sa pisngi. Walang eyeshadow, wala rin kilay, and I can barely see na kung meron bang lipstick. Pero mamaya, gato kasi yan. Ang video na to is, I tried to recreate, not to replicate. So kung meron mang mabago, may madagdag, mga maliliit na changes lang naman, it's natural. Kasi nga, hindi naman natin gagayahin ng bonggang-bongga yung filter eh. Meron pa rin namang mga konting changes. By the way, meron nga rin palang freckles sa face. Dito banda sa noo, dito banda sa pisngi. So yun ang unahin natin. Ang gagamitin ko is yung Ashley Shine Soft Gel Eyeliner. Fairness sa eyebrow eyeliner na to, hindi siya madaling mabura. Ito yung gagamitin ko para gumawa ng fake freckles. Unahin ko lang yung sa noo. I don't know, but I find it cute kapag meron kang freckles, pero hindi naman yung sobra. And I just realized na important din yung placement ng freckles. Kasi I do have freckles on my face, kaso nga lang, dito lang siya banda. I don't know if you can see it, but yun talaga yung problema ko eh. Lalo na kapag tuwing nagme-makeup ako, medyo nahirapan akong i-conceal siya. Tapos proceed na tayo sa pisngi. And now let's proceed sa clouds. Hindi natin mapapagalaw yung clouds, pero nandun yung idea na meron akong clouds sa pisngi. So gagamitin ko tong face paint ko. Ayan. So, itong color white yung gagamitin natin. So, nabili ko to sa Lazada sa napakamurang price. Like, 190 pesos siya plus yung 65 shipping fee. A total of... Kayo na lang mag-complete. Joke lang. It's 255 pesos. Kayo na. I do maths naman kahit paano. Simple maths.
So, tapos na natin yung clouds. And isa-set pa rin natin siya ng color white na eyeshadow from James Charles Palette. O para hindi kumalat yung face paint kasi medyo mamasa-masa siya eh. So, after that, kahit wala siyang eyeshadow, maglalagay na rin ako para medyo may dating naman siya kahit papano, diba? So, yung gagamitin ko sa eyes ko, face paint pa rin yung color white. Gamitin ko yung brush na to, na usually ginagamit pang kilay para ilinisin yung sides ng face paint sa eye crease ko. So after that, isa-set ko kagad siya ng eyeshadow para hindi na siya... Ayan. Para hindi na siya kumalat. And dito naman tayo sa left, sa right side. So ayan, we are fully done sa eyes and yung cloud sa pisngi. Maglalagay ako ng eyeliner dito lang sa hasta part and hindi ako mag-weaving eye kasi wala naman siyang eyeliners and actually wala siyang eyeliner and falsies pero maglalagay ako. Iba talaga kasi yung dating kapag mayroong falsies. Parang nabubuhay niya yung mata. Ang gagamitin kong eyeliner, liquid eyeliner is from Sansan. Before I forgot, maglalagay ako ng konting highlight dito sa babang part ng eyes ko. So for my lashes, gagamit ako ng Taiwan eyelashes. Simple lang na eyelashes yung gusto kong i-attach dito sa makeup na to. Gamitin ko tong Duo Eyelash Adhesive. So ayan, finally, nakabit ko na rin yung falsies ko. Mapuposid na tayo sa lips. Since parang plain lang yung kanyang lips, gagamit ako ng Careline Matte Liquid Lipstick in the shade of Normcore. And I'm done with the lips. Lalagay lang ako ng konting highlights dito. And dito sa upper lips. Woo! Guys, we are done sa first IG filter na nilicreate natin using makeup. And so far, wala naman akong reklamo and medyo hindi ako nahirapan kasi isang color lang ginamit, which is yung color white. And now, let's proceed sa next makeup look. So, para sa next na IG filter na i-recreate ko, this is the Moon Filter from Papka Peruska. This IG filter has a flower dito sa cheeks, dito sa side, and this time, meron na siyang eyeshadow. Parang brownish lang siya and meron siyang wing eye. Like that dramatic wing eyeliner and meron siyang moon sa noo. So, magsa-start muna tayo sa flower dito sa cheeks. Gagamitin ko ulit yung face paint na ginamit ko kanina. So, magdodraw muna ako ng flower using a white face paint bago ko siya papatungan ng, alam mo yun, ng light pink. So, para naman sa inner part, gagamit ako ng itong brush para i-fill in. Gagamit ako ng ibang brush para sa tangkay ng flowers. Gagamit ako ng ganitong klaseng color pink. So, after that, yun na naman yung dark shadow sa inner part ng flower. So after that, gagawin ko yung pollen niya sa loob. Gagamit ako nitong red sa face paint. And after that, maglalagay na naman ako ng parang highlight sa flower using this white face paint. Then, next natin yung parang outline lang siya. Mag-create lang siya ng outline. Mag-use tayo ng darker shade ng pink. So, ayun. We are now done sa first flower sa pisngi. Proceed naman tayo sa kabila. And, mabilis lang po. I'll be right back. And the flowers are done. So, for the eyeshadow naman, ang gagamitin natin, it is tong
is itong color na to. Make sure na magsa-start kayo sa outer part bago nyo i-blend paloob. So, pagkatapos ng eyeshadow, maglalagay na ako ng liquid eye. So, gagamitin ko ulit yung Sansan liquid eyeliner ko. Natapos ko na yung eyeliner, mamaya na ako maglalagay ng falsies. Magpupusid na ako sa buwans. Oh. So, gagamitin ko tong face paint na to, the usual. Hindi natin magagaya yung parang glow effect ng buwan. Pero, still, yun pa rin yung idea ng buwan. So, ayan, sa wakas natapos ko na rin yung moon, sa moon san oko. So, bago ako maglagay ng falsies, maglalagay muna ako ng shadow. Itong shadow na ginamit ko sa eyes ko kanina. Maglalagay ako sa lower part ng eyelid ko. Tapos, ganitong brown. Parang shimmer-shimmer na brown sa inner corner. So, ididikit ko lang saglit yung falsies ko. Tapos, I'll be right back. Ayan, nadikit ko na yung falsies ko. Magkukontour ako sa ilong ko and maglalagay din ako ng konting blush dito sa upper cheeks. Maglalagay ako ng concealer dito sa bridge ng nose ko. Maglalagay naman ako ng gitong color dito sa side ng face ko. Anyways, for my lips naman, gagamitin ko tong Manard Jupier. Meron siyang 20 shades ng lipstick. And itong gagamitin ko yung 34. So ayun guys, that's for my second look. And finally, pinaka nagustuhan ko dito is yung flower. Nahirapan ako sa paggawa rin ng flower kasi kailangan mong i-blend yung color. Kailangan mong pumili ng tamang color para doon. But, finally, I finished this look. So, now let's proceed to our last but not the least IG filter recreation using makeup. Finally, we are down to our last look. The IG filter that we will recreate is the Candy Filter from Cisca Novia. Meron lang siyang ditong ano, meron siyang drip dito na, I don't know if it's ice cream or icing or what. Kasi meron din siyang sprinkles eh. Tapos meron siyang heart dito sa eyelid. Meron siyang dot dito. And meron siyang lollipop. Actually, nakagawa na ko ng ganitong makeup look. Still, mahirap pa rin siya kasi kailangan. Yung pinakamahirap talaga dito is yung pag-blend. And let's see kung ano bang magagawa ko. So, gagamitin ko ulit itong face paint. Gagamitin ko yung color white. Parang base lang siya. Bago natin siya papatungan ng dark colors. Set lang natin siya para hindi siya kumalat. Gamitin ko yung Manard Jupier ulit na lipstick kasi since hindi kakayanin ng powers ng face paint ko yung dripping makeup look na to. So after that, gagamit ako ng eyeshadow para sa darker shades. Ibe-blend ko lang siya ng konti para hindi siya magkaroon ng harsh line. Maglalagay na tayo ng mga white. Mga highlights ng dripping effect. And naglalagay na ako ng sprinkles. Maglalagay tayo ng light lang na pink. Para yan naman, para naman hindi matakpan yung heart dito sa gilid. Hindi na ako nag-start sa outer part. After yan, magka-cut ako ng crease. Tapos yan, mag-add ako ng konting shimmer lang sa crease na kinat ko. Ito, gagamitin ko. And finally, madudraw na natin yung lollipop dito sa side na to. So, maglalagay lang tayo ng highlights kahit hindi masyadong mapapansin.
So, gagamitin ko pa rin itong Maynard Joe Pure Lipstick ko in the shade of 14F. So that's it guys for our 3 IG filters recreation using makeup. So this is the last look and definitely ito yung pinaka nag-struggle talaga ako kasi nahirapan talaga ako sa pag-blend ng colors. Like, kitang-kita naman, di ba? Hindi ko man siya masyadong nagaya, gaya nung nasa filter. But at least, I pulled it off kahit papano. And I'm so happy na natapos ko na to. It's already 2 a.m. Really want to go to sleep. So, kung meron kayong nagustuhan sa 3 IG filters na nina-create ko, please let me know in the comments below and or screenshot any story. Feel free to tag me. Kung wala naman, you can suggest any content or any ideas sa mga next vlogs ko. Again guys, thank you for watching. That's all for today's vlog. See you in my next video. Bye!